So yun na mga kamaster, ano, so ang i-share po nating video ngayon ay kung ano nga ba yung gagawin nyo sa mga luma nyong tinapay para hindi kayong masayangan, ano. So ang gagamitin lang po natin sa sasabihin ko ay yung mga hindi inaamag. Maliwanag po ba yun? Siyempre itong channel na to mga kamaster ay para doon sa gustong magnegosyo ng bakery, o di kay wala pang alam sa bakery, o di kay kunti pa lang yung alam sa bakery, o di kay meron pang gustong malaman sa bakery. Yun po yung kaya ko po ginawang channel na to, para doon, ano, hindi doon sa magagaling na master dyan o magtitimpla. So kayon, kung magaling ka na at manunod ka dito, din sasabihin mo mali yung gawa ko. So ganito yan mga kamaster, hindi tayo parehas, ano. Sa larangan ng bigire, meron tayong kakaibang diskarte at iba't iba. Meron kang alam na hindi ko alam, at meron akong alam na hindi mo alam. So ganun lang, kung talagang alam mo yung paggawa ng tinapay, hindi pare-parehas yan. May pang istante, may pang deliver, ano. So maraming salamat nga pala sa mga nanonood natin dyan at mga nagtitiwala sa mga upload ko. At huwag kayong magalala dahil i-upload po natin lahat ng mga tungkol sa bakery, yung mga hindi nyo pa nalalaman, ano. So siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. So para dun nga pala sa mga bago ang subscribe natin dyan, tumingin na lang kayo sa video natin at marami na po akong na-upload tungkol sa bakery. Baka yung mga tanong nyo sa bakery ay nasagot ko na, so hindi ko na po pwedeng ulitin yon. So bala na po kayong tumingin. So kapag masipag po kayong manood, din wala kang kaalam-alam sa bakery, matututo ka kung lahat ng video ko ay panonorin mo. Kung ayaw mo naman panoorin, wala naman problema yon, hindi kita pinipilit. So nasa sayo na lang yan. So ang dami ko nang sinabi mga kamaster, umpisaan na po natin yan. So ngayon mga kamaster, uulitin ko po, ano, ang gagawin po natin sa mga sasabihin kong ito ay yung mga hindi inaamag na tinapay. So maliwanag po ba yun mga kamaster, ano, yung hindi po inaamag, yun po yung pwede pang gawin na palaman, o di kaya yung breadcrumbs, yun yung mga pwede natin gawin pag hindi pa inaamag, ano mga kamaster, para hindi kayo masayangan. So unang-una po natin gagawin dito ay yung breadcrumbs. Yun ang i-share ko sa inyo. Yung breadcrumbs mga kamaster, ito yung ginagamit sa mga pandesal. So ngayon kung tatanungin nyo mga kamaster kung paano gumawa ng breadcrumbs, so madali lang po yan, ano. Unang-una mga kamaster, pirat-piratin nyo kung may tira-tira kayo. So yun ang gagamitin nyo sa pandesal nyo. Ngayon tatanungin nyo kung paano ito gawin. So madali lang po yan. Una mga kamaster, pag magsasalang kayo ng breadcrumbs, kailangan sisiguraduhin yung tapos na kayong magluto, ano. So kapag tapos na kayong magluto lahat ng tinapay nyo, sa kanyo naman ito, isa lang yung gagawin yung breadcrumbs, ano. Kasi kapag hindi nyo gagawin yun, so masasayang kayo ng gas, ha? Sayang yung gas nyo kapag may apoy pa yon. Pero kapag marami kayong gagawin na breadcrumbs, so pwede nyong may apoy, kaso mahinalan yung apoy niya, ano. Kasi kapag malakas yon, so masusunog yon. Kaya ang ginagawa ko kasi mga kamaster, pagkatapos ko naluto lahat yung tinapay, saka ako magsasalang ng pang breadcrumbs natin. Then pagka lumamig na yung oven, sakto na po yun. So matigas na po yun. Pwede na itong bayohin mga kamaster. Ngayon tatanungin nyo sa akin kung paano kung wala kaming pang bayo. So madali lang po yan. Yung ginagamit yung, alam nyo yung sako ng harina mga kamaster, yun ang gamitin nyo. Ilagay nyo yung breadcrumbs nyo doon, ay ilagay nyo yung matitigas na tinapay nyo na bali na patigas nyo na ito, din ilalagay nyo sa sako. Kapag nilagay nyo sa sako, saka nyo digtigin, o di kay paluin ng martilyo, o di kay kung ano yung mayroon kayong pampalo, basta wag lang yung matigas na pampalo yung mga kahoy, ganyan mga kamaster. Kasi ganun naman yung ginagawa nung napasukan kong bakery dati, wala naman siyang bayuhan, pero doon niya nilalagay yung ginagawa niyang breadcrumbs. Then matuturog po yon. So ganun lang po kadali yon yung gagawin nyo sa breadcrumbs. So mayroon pa tayong isa na pwedeng paggamitan ng breadcrumbs kung sumusubra kayo sa breadcrumbs yun, ano. So ito po yung ginagamit sa palaman ng Spanish. Palaman ng Spanish, yung kay choco bread yan. So tapos yung kwan mga kamaster, tatanungin nyo kung paano ipalaman sa Spanish, madali lang. Yun po yung kumbaga, kung gusto nyo ipapalaman yung kwan mga kamaster, yung breadcrumbs doon sa Spanish, ganito tanggalin nyo yung harina, yun ang ipapalit nyo, yung breadcrumbs, ano. Kaso kasi mga kamaster, bihira kung gumagawa nun dahil nga mahal po yung kwan mga kamaster, breadcrumbs. So kumbaga sa harina, yung breadcrumbs kasi mga kamaster, kung hindi ako nagkakamali, dito sa amin 100 po isang kilo
ang bintahan nila yon kasi mahal nga po yun, kaya walang gumagamit. So mas mainam na lang na ibibinta nila, o di kay pamalit nila doon sa harina, kasi ang harina pinakamataas ata mga kamaster, 45 lang. 45 ang isang kilo ng harina, samantala yung 100. So mas gugustuhin nila yung harina. Ngayon kung sumusubra ka na nga at wala ka mang mapagbintahan, yun, pwede mong gawing palaman, ano? At pwede pa itong gawing sauce mga kamaster. Alam nyo yung Mang Tomas, yun, ginagamit yun sa Mang Tomas. Ngayon kung sabihin nyo kung paano gawin yun, so hindi ko pa na-upload, pero huwag kayong mag-alala dahil nga sabi ko, lahat ng tungkol sa bakery ay isishare po natin sa channel na ito, ano? So yun ang pwede nyo gawin, Spanish, yung palaman ng Spanish na, tapos yung choco bread, tapos yung sauce, yan, yun yung mga ginagamitan ng bread crumbs mga kamaster, ano? So malabong masasayangan kayo ng mga pang bread crumbs nyo. Ngayon punta naman tayo doon sa kwan mga kamaster, mga luma nyo na hindi nyo pa nagawang bread crumbs. Ganito yan, ang gagawin nyo unang-una mga kamaster, yung pudding. May upload ako ng pudding mga kamaster, ano? So yung pudding ang gagawin nyo, so panoorin nyo na lang. Then pudding, tapos yung tinatawag na kalihim mga kamaster, o kaya tinatawag na pandiubi, isa lang yun. So meron ako diyang upload diyan mga kamaster, yung kalihim, ano, na tinatawag. So sa iba kasi tinatawag nila yung pandiubi, kalihim. Dito naman sa amin mga kamaster, ang tawag doon balintawak. Ngayon ang pwede mo rin gamitin yun mga kamaster, yung hindi pa bread crumbs, ha, yung kung paano gawin yung pudding, ganun din yun mga kamaster. Kasi yung pudding kasi sobrang basa na yun, so hindi mo kayang ipalaman yun kung ang gagamitin mong recipe yung pudding. So kailangan mga kamaster, dinudurog sa kwan yun mga kamaster, sa dough roller, sa makina. So dinudurog yung kwan na yun, yung parang pudding na yun, din yun ang pinapalaman nila sa kwan, dun sa kalihim mga kamaster, yung pandipula, pandiube, yun po yung ginagamit. So pag maramihan talaga, yun po yung ginagamit nila, lalo kung marami silang mga tinapay na tira-tira na hindi na nabibili, na pwede pa itong iluto ulit. So yun ang ginagamit nilang palaman mga kamaster, ano, yung mga tira nila. So yun, pandipula, basta yun na mga kamaster, pwedeng ipalaman yun. So walang harina nga lang yun, hindi katulad ng puding mga kamaster, hinahaluan ng harina, ano, yung palaman ng pandipula. Pag ang gagamitin mo yung kuan, yung mga tirang tinapay mo, na wala pong kuan yung harina, bali yun lang po talaga yun. So tinapay lang po talaga siya, din maglalagay ka lang ng asukal, din food color lang po, kailangan durog na durog po yun pag ginawa. So kung tatanungin nyo kung na-upload ko na, so hindi pa ako nakapag-upload nung gamit ng kuan mga kamaster, gamit ng tinapay din palaman. So hindi ko pa na-upload yun. Yung kalihim meron na po ako nun. So meron pa tayong isa dyan. Sa pandesal naman mga kamaster, sa pandesal naman mga kamaster, pwede mo itong itoasted no, mga kamaster. Alam nyo ba yung toasted bread mga kamaster, yung mga tasty ganyan na medyo kwan na siya, medyo sira na, pero hindi pa siya inaamag. So yung ginagawa nito, tinutoasted nila din yung pandesal din, ganun din yun. Kung ngayon tatanungin nyo mga kamaster kung paano nga ba gawin yan, madali lang po yan. Una yung pandesal, hahatiin nyo sa gitna, kailangan maayos yung paghati nyo. Then pagkatapos nyo nahati, lalagyan nyo ito ng kwan, margarin. Ayusin nyo paglagay nyo ng margarin para naman maganda tignan. Tapos sausaw nyo sa asukal mga kamaster, ano, lahat yun. Hahatiin nyo yung mga hindi nyo naubos na pandesal nyo, then isalang nyo sa oven mga kamaster. So ulitin naman natin, pag nagpatigas ka ng tinapay sa oven, kailangan natapos mo na lahat yung ginagawa mong tinapay. Okay, naluto mo na lahat din. Ilagay mo doon. Then pag sakto yan mga kamaster, pag mainit, siyempre pagkakatapos mo lang nagluto, so siyempre mainit na mainit yung oven. Then ilalagay mo doon sa loob. At pag pinatay mo yon, sakto paglamig nung oven mo, matikas na po yon, toasted na po yon. O di kaya ilagay mo sa, alam mo yun, sa dito, sa silong ng oven nyo. So habang nagluluto kayo, so nakalagay doon sa silong ng oven nyo, so mas titigas po yon. So bahala na kayo kung ilan ang gusto niyo pangbalot, o di kaya ikuan pang display, o babalutin niyo. Mas maganda kung babalutin niyo yun, kung siyempre piso isa yung binta niyo. So bahala na kayo kung ilan ang ilalagay niyo sa plastic. So ganun po ang gagawin niyo sa kwan niyo, mga tinapay niyo, yung mga basta yung mga hindi inaamag mga kamaster, maliwanag ko ba yan. At meron pa yan mga kamaster, yung tinatawag na katol, ano. So hindi pa ako nakapag-upload ng katol mga kamaster, pero huwag kayong mag-ala dahil ma-upload din natin yun. Yun din ang pinagagamitan doon sa kaso bread crumbs yun mga kamaster. Naulit ko na ata. Basta yun, marami tayong pwedeng paggamitan ng mga kwan mga kamaster, ano, mga yung mga tinapay na nasasayang natin. So marami po tayong pwedeng gawin dyan. At
yun lang po ang may share kong video ngayon at maraming maraming salamat nga pala sa nanonood at sana may natutunan kayo at huwag kayong mag-alala sa mga recipe natin dahil makakapag-upload po tayo. Yun lang, maraming maraming salamat.